Kaugnay ng sunog sa isla ng Boracay, makakausap natin si Commodore Leonard Tirol, Board Director ng Boracay Foundation Incorporated. Magandang tanghali po, Commodore Tirol. Si Rafi Tima po ito. Live po kayo sa Balitang Hali. Yes, good morning, Rafi. Opo. To all your listeners. Gano'n po katindi yung extent ng sunog na nangyari dun sa may palengke ng Boracay? Malaki. Sunog sa area na sunogan. Ito na po ba yung pinakamalaking sunog dyan sa isla? No. The same big fire also happened in the 90s. So it's the same place. Opo, Commodore Tirol, may nakikita po kami kasing video rito, talaga napakalikay nga ng sunog at talagang naabo yung mga establishmento. Bukod po dun sa palengke at mga dormitoryo, ano po po yung nadamay dun sa sunog? Wala naman, no business establishment kasi nasa taas ng bundok, no, going down to the pump area. Yung dito along the road, hindi lang kampaan because nandyan yung Euro 5, the policy of the group, no, protecting the area that is still close to street, no. So, nasa bundok lang. It's just confined to that area. Sinasabi pong napakabilis nung pagkalat ng apoy. Bakit ito kaya mabilis yung pagkalat ng naturang sunog? Mabilis because of two factors. No? One is the wind. No? The wind factor, which is going in the direction of concentration ng mga dagat pilat, mga shanties, boarding houses. No? And then the other one is the distance between fire hydrants, no? So palayo. Mm-hmm. No? From one fire hydrant to another. No? So mabilis, and a lot of people who are there, yung crowd control is masyado na agapan. Opo. And parang bigger na yung problema dyan, yung mga looters. Nakikita nga po namin sa video na napakadaming tao doon sa kalsada kung saan naroon yung mga bombero. Ito ba'y nagpahirap din sa mga pamatay sunog na mapasok yung lugar? Yes, there were a big factor actually because they were practically already in the streets. No? So yung mga tawid yung mga fire trucks natin and then also the, ito, yung mga tankers natin. No? And the fire is not to move because nandiyan sila natin, yung mga usisero at saka yung mga looters. Nandiyan na natin yan, any fire all over the place. Kahit sa ibang lugar, nandiyan yung mga looters. Yun ang mahirap dyan. Mm-hmm. Opo. Meron po ba kayo impormasyon doon sa mga nasugatan at meron po bang foreigners na nadamay dito? Gaano ba ito kalayo doon sa mga lugar na pinupuntahan ng mga dayuhang turista diyan sa isla ng Boracay? Now, this area is away from the tourism zone, no? Because this is a market area, marketplace. So walang turista pumunta doon except those foreigners who are walking along the street just to look, no? What's going on. Mm-hmm. And then we had one expert who stays here, he's an Austrian, by the name of Tom, no? He's a professional firefighter. And he helped, no? You know, luckily, in the Sugatan, he's kept in the area. No? Mm-hmm. And so far, and then all minor injuries, no? And the Arthur Dad, in Chapter 3. Pakiulit lang po yung isang nasugatan, isang dayuhan na firefighter na nakatira na po dyan sa Boracay, tama po ba? Yes, oo. Oh. Mm-hmm. He approached me and he was giving ideas, which were very good, no? And I introduced him to the MD RRMO, Mr. Boyet Maguidanao. Then, ayun, kasabay na sila. But he was also fighting, no? With the host, professional firefighter. So he went away and he was disturbed in a way, no? Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong update. Maraming salamat sa inyong oras, Commodore Leonard Tirol, Board Director ng Boracay Foundation Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo.